Mga kapuso, napag-iiwanan daw po ang Pilipinas pagdating sa reading comprehension, mathematical at scientifical literacy. Base yan sa assessment ng Intergovernment Group Organization for Economic Cooperation and Development. Narito ang unang balita ni Bernadette Reyes. Isa si Lian Paul Odtohan sa mga kabataan na hindi na nakagisnan ang pagbabasa ng mga libro kaya hindi mataas ang nakukuha niyang marka sa reading. Minsan po may mga time lang po na nahihirapan po kami sa mga word na English na masyado na pong malalim para sa amin. Masyado na po kami na ano sa mga online games po kaya di na po namin masyado natutukan yung pagbabasa ng mga ganun po. Base sa 2018 Program for International Student Assessment o PISA na ginawa ng Intergovernment Group na Organization for Economic Cooperation and Development, lumalabas na sa 79 na bansa, Pilipinas ang may pinakamababang score sa reading comprehension. Nakapagtala ang Pilipinas ng score na 340, malayo sa OECD average na 487 points. Ginawa ang assessment sa 600,000 na estudyanteng edad 15 noong taong 2018. Only 1 out of 5 Filipino students, 19.4% actually, achieved at least the minimum proficiency level, level 2, in overall reading literacy. So among the participating ASEAN countries, Filipino students performed closest to but significantly behind Indonesian students by 31 points in overall reading literacy. Ayon sa OECD, mahalaga ang reading proficiency sa marami aktibidad ng tao, kabilang na ang pagsunod sa mga instructions, pagtukoy ng mga kaganapan, pati na sa pakikipag-usap sa kapwa para sa isang mithiin o transaksyon. Pangalawa rin sa huli ang Pilipinas sa mathematical at scientific literacy. Kasunod lang ng Dominican Republic na nasa pinakamababang ranking. Ito raw ang unang beses na nakibahagi ang Pilipinas sa survey na ito. Kulelat man sa ginawang assessment ang Pilipinas, ayon sa DepEd, hindi raw ito nangangahulugan na mahihina ang mga Pilipino. Pinapakita lamang daw nito na may mga bagay sa sistema ng ating edukasyon na kailangan pang ayusin. Kikita natin na mas mababa ang resulta sa fundamental, ano, yung tawag natin foundational skills, yung mga basic skills, doon mababa ang scoring. So, dapat we have to work on the lower grades. Mahalaga rin daw na may mga pagpapabuti sa pasilidad, lalo na sa mga kakayanan ng mga guro na magsisilbing gabay sa mga mag-aaral. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting.